kaya pala ng first date, tinanong ko si kuya, kuya, magkano ba minimum ngayon ng jeep? Sabi niya, 9 pesos. Hindi, 9 pesos. This is my second week to commute and medyo okay na, pero first time ko sumakay ng kamelya na palabas. Okay naman siya. Mabilis lang din naman mapuno pagka ganitong oras. But look at this, guys. So cute. Daming heron. I think it's heron. Ang cute! So this is also what I found out. Pwede kang pumila to wait for a trike. Here. Sa labas lang nung gate. Paglabas mo, may pila dito that you can wait for a trike. Free yun, papunta lang dun sa terminal. Libre silang nagsasakay papuntang terminal. Pero pag sobrang tagal, pwede namang lakarin, kaya lang medyo mainit na. So, ayun. I'm thinking if lalakarin ko na lang kasi ang dami, ang haba ng pila. So, haba. I think I'm just gonna walk. So, ayun. Lakarin na lang. Sige na, lakarin lang natin, mahangin naman. Anyway, so ayan guys, correction lang. Nung first day ko na commute, I said na yung transpo, yung from Jollibee Molino to Prinsa is 8 pesos lang. Mali pala yun, 9 pesos pala ang minimum. It turns out, three reasons why Kuya Pong told me it's only 8 pesos. It's either he thinks I'm a student, a person with disability, or a senior citizen. So, alin dun sa tatlo na yon? Yun na pagkamala niya ako, kaya he told me it's only 8 pesos. Pero, 9 pesos talaga ang minimum, guys. But the rest is tama. Like, yung sa tricycle, 8 pesos talaga siya pagka papunta ng times. And yung jeep pala from Springville to Jollibee is 9 pesos also. Minimum talaga yata 9 pesos. Kaya pala nung tinanong ko si Kuya, when I got home, yung first day ko nag-commute. Ay, good morning also, chicken. Ayun, si Mr. Rooster. Ayun. Kaya pala nung first day, tinanong ko si Kuya, Kuya, magkano ba minimum ngayon ng jeep? Sabi niya, 9 pesos. Hindi, 9 pesos. Pinipilit ko talaga sa kanya. Sabi ko, magkano pagka yung nag-jeep ka from ano? Sabi niya, hindi, nilalakad niya lang. Gate. Sabi ko, hindi, pagka kunwari punta ka SM Molino, how much? 9 pesos. Sabi ko, sure ka, 9? Oo daw. Sabi ko, bakit 8 pesos lang yun? E samantalang my son is a student, pero 9 pesos yung binabayad niya. May mga driver na ganun eh, kahit sa tricycle. Diba, 45 pesos yung trike namin pa uwi. Pero yung mga tricycle drivers, ewan ko, loko, hindi siya dinidiscountan. And yung anak ko naman, sobrang bait. Hindi niya rin na sinasabi na estudyante. Even though, obviously, he's wearing a uniform. Ayun. And, ayun nga. So, ayun guys, yung mga correction. Dun sa unang, ano ko, sa unang vlog ko. Mali yung sinabi sa akin ni tatay ko. So, ayan. Expert na ako mag-commute ngayon papunta ng Mineski. Pero actually, first time kong atinda yung sa Camellia. Last night, nung pa-uwi, kasi ngayon ang schedule na namin is hanggang 6 p.m. Kahapon nung pa-uwi, tinry ko na mag-jeep from, yung multicab from Jollibee to Camellia. Ang tagal! Sobrang tagal! As in, sa isang oras kong naghihintay, around 5 ako dumating yata. Hindi. Before 5, kasi maaga ako umalis kahapon dahil wala ng task. Before 5, nandun na ako. Tapos, ay hindi, 5 o'clock pala ako nandun. Tapos, sa isang oras kong naghihintay dun, dalawang beses lang may dumaang Camellia North. And puno pa pareho, as in like 3-4 yung nakasabit pa. So ayun, andito na tayo ulit sa tricycle. Tricycle lang. Papuntang times. So ayun, sasakay na ako. Bye guys!
right now. Red na talaga siya. Lungkot naman ako, wala yung bandwidth na gusto ko. Pero nandito si nanay. Yung binibilihan ko ng kutsinta. Bibili tayo ng kutsinta. Ay, nay. Yun ulit, kutsinta po ulit. 20, ma'am. Di ba tatlo yun? Tatlo 20, ayan. Eto, oh. Lalagyan ng yema niyo. Ang sarap. Ngayon ko lang nalaman kay nanay na nilalagyan ng yema din yung kutsinta. Pero ayoko ng yema. Ay, nyug, ma'am. Nyug lang, nay. Oo. Tradition. Pero curious tuloy ako kung anong lasa ng may yema. Sarap, oh. Bili kayo kay nanay pag dumaan kayo dito sa... Nilupak. Ano? Nilupak. Kasi, nay, eto nilupak daw to. Tapos, eto, nay. Sapin-sapin. Sapin-sapin. So, pag nadaan kayo dito sa Perpetual, puntahan nyo si nanay. Hanggang ano oras kayo dito, nay? Ano? 11. So, minsan 7 nandito na si nanay. Ano oras kayo nandito, nay? 6 pa lang pala. Nandito na si nanay, 6 o'clock hanggang 11. So, ayan, sa mga taga-Perpetual, Las Piñas, or anyone na dumaan dito, ayan, pwede kayo bumili kay nanay. Sarap, super sarap. Natikman ko na ito. Ayan. Malapit na ako sa Mineski, as usual. Ito na tayo. And kahapon ko lang nalaman, magto 2 weeks na ako, kahapon ko lang nalaman na may KFC dito at may mga karinderya doon ng mga lutong ulam. Eh, bumibili ako doon lang, diba? Lagi ako everyday nagla-lunch doon lang sa Kunay. Pero kahapon lang, parang zombie mode ako lagi pagka dumadaan ako dito kasi lagi ako nagmamadali ng init-init, ganyan. So, ngayon ko lang na-realize na, kahapon ko lang na-realize nung pauwi ako, naglalakad ako. May KFC pala dito, may karinderya pala dito. So, mamayang lunch, doon ako kakain sa karinderya. Kaya pala yung ibang classmates ko, lumalabas pa pagkakakain. So, probably dyan sila nagpupunta. Ayun, sasama na lang siguro ko sa kanila. Ayan. So, malapit na ako, guys. So, now we're here. At Mineski Infinity. So, dahil wala pang 9 o'clock at hindi pa nila binubuksan yung PC, what I do is, I eat my breakfast. And, nagagansilyo ako. I have here my... Dapat magbabag grade din, no? Kasi sobrang kalat ng bag ko. So, ayan, nagagansilyo ako. Habang wala pang... Hindi pa nabubuksan yung PC. So, I'm doing this booties for my friend Faith, who's giving birth on May. Ito siya, yung booties. Converse na booties. So, I'm actually making the pair na, yung kapares na nito. Matapos ko na yung isa. Although, ayusin ko pa to kasi sobrang haba ng tali. Although, it's not as if mag-walk na yung baby newborn. But, there. Tatapos na yung sole niya. Yung gilid na yung gagawin ko. So, ayan. Okay, guys. I'm gonna leave. Bye-bye.